Dahil po ngayon ay nagse-celebrate ang mundo traditionally ng Palm Sunday, siguro nakita niyo na yung mga palaspas na ngalat na kagabi pa lang siguro, no? At nakakatuwa yung mga nagtitinda, excited sila umaga pa lang o gabi pa lang nagtitiklop na sila ng mga palaspas at pini-prepare na nila yon. Nawa wala namang nabudol sa inyong bumili, no? Kasi sabi nila swerte daw yun, baka maniwala kayo. Nilalagay yun sa pintuan, no? Tapos sa pagkakaalam ko, kapag tapos ng isang taon, yun pala yung sinusunog. Tapos ginagawang ash, no? Yun pala yun, no? Now you know. At dahil po dyan, kumbaga nakalinya po ang ating pag-aaralan ngayon kung ano nga po ba ang significance ng Palm Sunday. It's actually, it's supposed to be a Palm Monday based on history. Hindi siya talaga naganap ng Linggo kung titigdan natin yung timeline ng Passion Week hanggang sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. At ang ating pong teksto ay makita po natin sa John chapter 12 verses 12 to 18. At inaniyahan ko po lahat na tumayo bilang pagbasa at paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. So itin ko po, ito ay nasa Juan 12, 12 hanggang 18. John 12, 12 to 18. Kung kayo po ay naroon na, basahin po natin ito at kayo, ako po ay mangunguna. Ito ang salita ng Diyos. The next day, the large crowd that had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him, crying out, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel." And Jesus found a young donkey and sat on it, just as it is written, "Fear not, daughter of Zion. Behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt." His disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things had been written about him and had been done to him. The crowd that had been with him when he called Lazarus out of the tomb raised him from the dead continued to bear witness. The reason why the crowd went to meet him was that they heard he had done this sign. Verse 19. So the Pharisees said to one another, "You see, you are gaining nothing. Look, the world has gone after him." Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Hanggang 19 po pala ang aking text. Pagpasensya niyo na. Ito po ay hango sa aklat ng Juan sa ating binasa at nakita natin na last week, no? Sa first John naman tayo, tama, no? At may kung napanood yung video, may disclaimer doon, ako'y medyo nalito. I was quoting Paul and thinking, nabanggit kong pangalan ay si Paul at si Paul did this ministry before the fall of Jerusalem, na isulat yung mga epistles niya, but John went to live longer than Apostle Paul. So the erratum or the correction was placed on the video. So if you can check it, mas maganda po. So si Juan po ay tinawag na John the Beloved, and he's the one who wrote this gospel. And his gospel account ay patungkol po sa pangako ng Diyos sa long-awaited Messiah at kung anong kapahayagan ng Ebanghelyo. May kita po natin sa sulat ni Juan, John the Beloved ay pinakita po una yung deity of Christ, yung pagiging Diyos ni Kristo, the statements of I am na exclusive lang na binabanggit ng Diyos ay kanya ring winika, and he existed before the creation of the world. And also John wrote about not only the deity of Christ but his supernatural knowledge of things that has been fulfilled in his lifetime. Kagaya ng binasa natin kanina, sinabi doon, ito'y naganap ng naayon, na ito'y ginawa ni Kristo para maganap ang naayon sa sinulat, sa mga propesya. Nakita rin natin dito na ang Diyos ay nagpakita ng mga signos o mga signs and wonders to prove that indeed Christ was the Son of God. And also, pinakita rin yung Trinity, ang Trinidad na Diyos,
na ang workings of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit is present in the work of revelation and salvation of the people of God. And also, pinakita mismo ang kaligtasan, pinakita that God is sovereign over our salvation. Siya ang may kapangyarihan sa ating kaligtasan. At ang ating buhay na walang hanggan ay binanggit din ni Juan that whoever believes in Christ will not perish but have an everlasting life. At higit sa lahat, sa dulong-dulo po ng mga pahayag ng Gospel of John, pinakita doon na hindi lamang nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo, hindi lamang siya nagligtas, nagpakita ng mga signs and wonders and miracles, not only those things, but He gave us the mission to all the world for us to spread the Gospel of Christ's finished work. Kaya po, sa ating pag-aaral ngayon, binabalikan natin kung ano nga ba ang pangyayari sa buhay ni Kristo ayon sa kapahayagan ni Apostol Juan. Ito po ay naganap sa panahon. The Gospel of John is a historical narrative din. Nakita natin doon kung paano ito naganap sa panahon ng Imperyo ng Romano. Kaya po, makikita natin inclination nito sa mga nangyari sa history, kung anong pinaghuhugutan nung paglalabas nila ng mga palaspas ay mas makaintindihan natin ngayon. Ano po ba ang significance ng entry ni Christ sa Jerusalem? For us to have a reference, balikan natin kung ano naman ang significance ng entry ng ang triumphal entry in the history of the Roman Empire. The Arc of Triumph the entry to the Arc of Triumph has been an ongoing tradition sa mga Romano, sa mga tawag doon sa kanilang mga Caesar or emperor. Yun, salamat Brother Art. Yung mga emperor, sasabihin ko empire. Yung alang mga emperor, whenever they came home from battle, meron silang tradisyon na ang ginagawa bago sila mag-enter sa isang city kung saan sila, o sa Rome, ang gagawin ay ipiprepare ang buong city of Rome. Maglalabas sila ng mga garlands, maglalabas sila ng mga mababangong bulaklak, ipiprepare yung buong city. At kapag nandiyan na yung conquering king o emperor, for example, si Constantine, kung siya ay galing sa isang matagumpay na gera, sila ay mag-aantay sa labas ng city walls. At itong mga taong ito ay lalabas din, lalabas sila ng city walls at kasama nilang papasok yung conquering king. Sasalubungin nila. At ang gagawin nila, maglalatag sila ng mga bulaklak, mga garland, at meron silang prepare na Arc of Triumph na tinatawag. Na lahat ng dumadaan doon ay mga mananagumpay. So every time may mga victorious emperors or generals from the war, doon sila dumadaan. Doon sila pumapasok. Kung napanood nyo yung movie ni Joaquin Phoenix na Gladiator kasama sino yung Russell Crowe, pinakita doon yung isang eksena na si Joaquin Phoenix bilang emperor, sino emperor nga siya doon? Nalimutan ko na kung sino siya doon. Basta sinundan ni Julius Caesar. Dumarating siya at marami nagbabagsakang bulaklak and is entering in his white armor and white horse and chariot at siya ay sinasalubong ng maraming tao as a coming victorious warrior king. So that image is not new. Hindi na bago sa mga taga-Jerusalem kasi kahit sila, meron ding tradisyon na ganun. And their tradition dates back. Whenever may mga mahalagang pangyayari, whether it's a triumphal king like David entering Jerusalem, or ang
pagkaka-build ng temple, yung inauguration ng temple, all of them had that same imagery in their mind. Pero sa panahon na ito, since matagal-tagal na na nangyari ang huling pag-enter ng conquering king sa Jerusalem, they enacted or reenacted the glory days of what they've experienced or for that matter of what their parents or yung mga first generations ng kanilang mga magulang o mga naunang generations have experienced with the triumphal entry of the king. So, in this imagery, makita natin na the image of the Roman Ark and the image of the image of the Roman Ark and the triumphal entry of the emperor or the king is something to be remembered as a very joyous occasion. Napakasaya. Parang lahat ay nasa cloud nine. Parang no one and nothing can destroy the festivities. Kaya ang buong city ay amoy bulaklak. At may trivia pa nga, eh, narinig ko kay Dr. John MacArthur, the reason why pala nagbabato sila ng mga bulaklak kasi yung mga king, eh, dala-dala nila yung mga slaves, yung mga nahuli nila. At minsan yung mga slaves ay sobrang baho. At bukod doon, minsan gruesome pa ang ginagawa nila. Yung mga pugot na ulo ng mga hari na na-conquer nila, eh nandun nakasabit sa mga karuahe. Kaya yung amoy ng patay na bangkay, eh talagang humahalimuyak sa buong city kapag dadaan yung victorious warrior king. Kaya nandoon yung pagbibigay nila ng amo, ng mabangong bulaklak, no? In that sense, the triumphal entry of Christ in Jerusalem at that day is pagtitingnan natin in comparison sa triumphal entry ng mga emperor in the Roman times pales in comparison. Ang layo ng difference. Bakit? Simulan natin. When Christ entered Jerusalem, anong meron doon? Basahin natin ulit yung text natin. The next day, the large crowd had come to the feast, heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him, crying out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. Nagkaririgyan sila na, it was the Passover week. Passover! Maraming tao sa Jerusalem kasi isa to sa pinakamahalagang pista ng mga Hudyo. And when they heard, ano pa yung narinig nila? Binanggit dito sa mga sumunod na verses that Jesus Christ resurrected Lazarus. So tingin ko, yung mabango kay Kristo sa mga pang-amoy ng mga tao, the multitude, eh yung pag-resurrect ni Christ kay Lazarus. The miraculous things that Christ has done. Ang ganda ng balita. Bukod doon, they've also heard about the fish and the loaves of bread that Christ multiplied and fed the thousands of people. They've heard about this. So Christ has a reputation of someone who can provide food. At nandun din yung tagapagpagaling. Hindi lamang siya nagbuhay, nagpagaling din siya ng may mga sakit. So these people, the crowd, the multitude have heard this about him. So anong reaction nila? Nandito na. It is a feast of Passover at maraming tao, marapat lamang na mag-ano tayo, no? Mas gawin natin tong festive. Dahil meron tayong hero ngayon na darating. So they took branches of palm trees. And the branches of palm trees is very traditional for the Hebrew people, for the Jewish people. The branches of the palm trees are also used by the Maccabees, yung mga Makabeo nung araw, na kung saan sila'y nanagumpay in their some of their revolts sa mga pag-aaklas nila, nagamit nila ito, yung palm trees na ito, to signify yung paghahari o pagdating nung tagapagligtas.
In fact, one I want to read this commentary by Bruce. He said, from the time of the Maccabees, palms or palm branches had been used as a national symbol. Palm branches figured in the procession which celebrated the rededication of the temple in 164 BC. And again, when the winning of full political independence was celebrated under Simon, later, palms appeared as national symbols on the coins struck by the Judean insurgents during the first and second revolts against Rome. So very political and nationalistic yung symbol ng palm. And it's the imagery na nangyayari ngayon sa pag-enter ni Christ sa Jerusalem. So as we see the picture of Christ entering, we must also see kung ano yung significance nito individually sa mga taong naroroon sa panahon na iyon at sa atin naman na nandirito ngayon. Nahahati pa rin yung significance at implication nito kung paano nahati ito sa panahon ni Kristo, nahahati pa rin ito sa panahon ngayon. Whenever the people remembers what happened then in the Palm Sunday na sinasabi nila, meron silang kakaibang pagkaintindi sa panahon ngayon at tayo rin ay merong kakaiba o kaibang pagkaintindi kesa sa kanila. So this morning, I want to start this message in this statement. It's the pierced palm of Jesus Christ lifted on the cross of Calvary is and always will be the sign of his triumph over sin and death. By the way, the title of my sermon this morning is The Triumph of His Palm. Ang pananagumpay ng kanyang palad. So may play of words tayo dito, the palm branches, and also the palm of Christ. Ulitin ko lang po, it's the pierced palm of Jesus Christ lifted on the cross of Calvary is and always will be the sign of His triumph over sin and death. Hindi yung palm branches, but it is the palm of Christ that was stretched on the cross ang nagpapakita ng simbolo ng kanyang pananagumpay sa krus ng Kalbaryo laban sa kasalanan at kamatayan. So the first point is the palm branches symbolizes the misplaced objective of salvation of the multitude. Pinakikita nito yung maling objective ng kaligtasan ng mga tao nung panahon na yon at panahon ngayon. Nung panahon na yon, noon, at panahon ngayon. They were saying, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. The term Hosanna literally means save now. Save us now. Or sa iba pa nga, ang ibig sabihin na make him king now. Gawin kang hari ngayon. Kasi ang hari sa kanila, ang literal na tagapagligtas, kung paano si Cesar ng Roma ay inaangkin na siya ang tagapagligtas ng imperyo. They have that same understanding. So whenever they say Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, referring in the Psalms, they are thinking of this political and nationalistic pride. Na meron na kaming tagapagligtas because the setting, they were under the thumb of the Roman Empire, of the Roman Emperor. And here comes the Savior. Nandito na si Kristo. Hosanna! Save now! Save now! At ang kanilang panawagan is to save them from Caesar. Save us from the Roman Empire. That was the idea. It was never about save us from the right reason or from the right enemy, the correct enemy or the true enemy. Hindi lang yon, but the multitude received Jesus as a triumphant Messiah, mananagumpay na tagapagligtas. Yun ang kanilang pagtanggap sa kanya.
Ito ay napaka significant sa pag-aaral natin ngayon sapagkat ang pagsalubong ng mga tao ngayon sa palaspas ay hindi magandang simbolo. Pagkat ang sinisimbolo nito ay yung maling pagkaintindi ng tao sa kanilang kalalagayan. So as a note, it is not enough to know the Savior. It is not enough to say that Jesus Christ is the King and Savior. But we must also know what we must be saved from. Kailangan din natin malaman kung saan tayo nililigtas. Baka kasi akala natin, tama yung pagkakilala natin kay Kristo, nagligtas siya. Kung paano ang mga Hudyo nung panahon na yon, niisip nila, ililigtas tayo ni Kristo laban sa mga mapanakop na bansa ng Roma. Ililigtas tayo ng Panginoong Hesukristo laban sa mapangsupil na kamay ni Cesar. Yun ang kanilang idea. And they are so ignorant of their current state that the problem here is not independence from the rule of Rome. But the problem here is their sin, kasalanan. So the image of the palm being waved as Christ entered Jerusalem, it shows the misplaced understanding of the multitude of the people. Mali ang kanilang pagkaintindi. Mali ang kanilang pananaw. Nakita kasi nila that Christ was able to feed thousands of people. So nakita nila yung felt needs nila. They want Christ because Christ can give them whatever they want. Christ can give them healing. Christ can give them food. Christ can make them rich beyond measure. Imagine kung kaya ni Kristo magbigay ng isda out of thin air, na multiply niya yung isda at yung tinapay. Wala na tayong problema, hindi na tayo magugutom. Sila Moses, nagdampot pa ng mga mana sa lupa para lang may kainin. Pero ito, ibang klase ito, bre. Ano na to? Isda to saka tinapay. Hindi ka na nga magbibake, kakainin mo na lang. Hindi ka na mamimingwit. Lulutuin mo na lang. Actually, luto na kaya yun. The point here is, it's very convenient to receive Christ. To say, save us now. To make Him King. And the only reason why they want Him to be King is because they can benefit sa kanilang mga felt needs. Kasama dyan yung mga sakit karamdaman. Tatanggapin ko si Kristo bilang tagapagligtas ko kasi pagagalangin niya ako. Bibigyan niya ako ng magandang buhay. Bubuhayin niya yung patay. But they're missing the point. So the second point here in the text, hindi lamang sila nagwagayway ng palaspas pero may ginawa si Kristo. So the second point is the Lamb of God is the greatest amongst the Lamb throughout Jerusalem. And He came sitting on a humble colt, signifying that He came in peace to bring peace. Remember, this is the week of the Passover. At sa Passover, sa pag-aaral po, nung panahon na iyon, mas maingay yung mga lamb, yung mga tupa. And nakarinig na ba kayo ng kambing? Kambing. Kasi dito sa atin, mas uso ang kambing eh. Ang kambing, kapag humuni yan, halos katunog ng tupa. So kapag narinig mo sila, distinct, di ba? Sobrang distinct ng sound nila. So can you imagine this? Sabi ni Joyce Montgomery Boyce in his commentary about Josephus, observation sa panahon na yun. Si Josephus po ay isang Hudyo na historian, ancient historian. Sabi niya, Josephus, the Jewish historian, tells us that one year a census was taken of the number of lambs slain for the Passover. Nagsesensus daw yung mga tao o yung maari, yung temple, kasi sila yung pumapatay ng mga Passover lamb nung panahon na iyon. And
yung na-census nila, kung gaano karami, sabi dito, that figure was 256,500. Daming tupa no, no? Dami. Siguro makita mo, bawat kanto may tupa, kahit saan. In other words, with numbers this large, lambs must literally be driven up to Jerusalem throughout the entire day. So kung paano pumasok si Kristo, papasok ng Jerusalem in the gates. Ganon din yung ginagawa ng mga tao ushering their Passover lamb. Consequently, whenever Jesus entered the city, he must have done so surrounded by lambs, himself being the greatest of lambs. So can you imagine, nung panahon na yon, nung araw na yon, in that week of Passover, nangalat yung mga tupa, and every lamb na ipapatayin para sa Passover ay pumapasok in the same gate. And Christ submitted himself in the same manner that he entered the gates of Jerusalem as the greatest lamb. The King of Kings came in peace. The Lamb of God, na sinabi ni John the Baptist, who takes away the sins of the world. At ang kanyang pagpasok ay napaka-significant kasi na-fulfill yung prophecy. As we go back to our text in verse 14, and Jesus found a young donkey and sat on it, just as it is written, "Fear not, daughter of Zion, behold your king is coming, sitting on a donkey's colt." Sa ibang synoptic gospels, makita natin no, yung story, inutusan niya yung mga apostol niya, sinabi, may kita kayong asno, nakatali. Pagpaalam niyo ito, sabi, kailangan to ng Panginoon at ito'y malayang binigay. At ito'y nilagyan ng covering at siya'y pinaupo at siya'y pumasok. So what's the significance of that donkey and his entry upon the gates of Jerusalem? We must understand that Jesus Christ came as a humble king. He indeed is a king. Kaso mali yung pagkakaintindi nila kung anong klaseng hari si Kristo. Because he said, "My kingdom is not of this earth." Ang aking kaharian ay hindi dito sa mundong ito. And ganun ang gusto mangyari ng mga tao sa kanya. They want to impose to him their idea of his kingdom. Kung paano ang pagkaintindi nila sa kaharian ng Diyos. But Jesus Christ, as God in flesh, pinakita niya yung kanyang sovereignty. He get the attention of the disciples and told them to bring the colt, the donkey's colt, to fulfill the prophecy in the Old Testament. So he deliberately did everything to show his faithfulness through his words. Salita niya yun. Salita ng Diyos in the Old Testament prophesied. At ito'y pinakita niya in actuality na nangyayari when he entered riding on a donkey's colt. So anong significance nung isang mama nakaupo sa colt ng donkey? Salamat na lang because he rode on a donkey's colt. Bakit? Because he came in peace. The significance of that, kapag nakakita ka ng isang civilian or isang importanteng tao around Jerusalem or entering the city, for that matter, sa panahon na yon, pag sila'y nakaupo sa isang donkey, it signifies that they mean no harm. Wala kaming harm na dala dito. Compared to someone who is riding a high horse, in a warrior stance, in a warrior's horse, na kapagdating yan, malayo palang umaalimbukay na yung usok ng kanyang alikabok dahil sa pangangabayo, eh, parang kakaiba arrive nito ah. The image was so violent and very, tawag dito, hindi lang siya violente, kundi very hostile. May paparating, nakakabayong itim o nakakabayong puti, malayo palang, sino kaya ito? Ano kayang balitang dala niya? Usually, kapag may nakakabayang dumarating na ganun, merong kasunod yun. Nasa malayo pa, hindi pa nila natatanaw. Pinauna na to, darating doon. Ako'y pinadala dito ni Haring kung sino man at pinaparating niya sa inyo
na kung hindi niyo isusuko ang bayang ito, ang sunod na darating ay ang kanyang army na sasakupin kayong lahat at lilipulin kayong lahat. Maaring ganun ang dumating. Pero salamat sa Diyos because He came on a donkey's colt in a very humble way. Hindi lamang donkey, ah. A donkey's colt. Ano yung colt? Ito yung mas bata pa sa adult na donkey. Very harmless. Very humble. He came in peace. He arrived on a donkey's colt as a savior. Yun ang kanyang business. Hindi siya dumating bilang isang conquering king. But take note of this. Since he arrived on a donkey's colt as a savior on that Passover day, he will return on a white horse as a warrior when he returns. He will return as a warrior and he will destroy all his enemies. Kaya salamat sa Diyos. Siya ay nagpakumbaba. Siya ay nagpakita ng kababaang loob upang tayo ay iligtas. So ang mga punto natin yung umagang ito, hindi lamang yung pinansin natin, yung mga palm branches nitong mga taong ito, na displaced yung objective nila ng pagkaintindi kung bakit sila nagtatawag kay Kristo na maging hari na. It's not only that the Lamb of God, Jesus Christ, came sitting on a humble colt, signifying that he came in peace, to bring peace. Hindi lamang yon, but the whole multitude rejoiced on his arrival on Monday, but he will be killed as a criminal on the weekend. Grabe yung pag-shift ng kanilang pagkatingin sa Panginoon. Si Kristo ay dumating o tinanggap bilang isang hari. Pinagbunyi nila ang pagpasok ni Kristo bilang hari, pero siya'y pinatay bilang isang kriminal. In the last verses, may nakita tayo doon statement na sinabi ng mga Pharisee, "Look, the world has gone after him." They were actually jealous of what's happening. Makita natin dito, sa verse 17, "The crowd that had been with him when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead continued to bear witness." Ito si Kristo na nagbuhay kay Lazarus sa kamatayan. Siya rin yung nagawa ng mga signs, wonders, and miracles. So verse 18, "The reason why the crowd went to meet him is that they heard he had done this sign." Yun ang dahilan ba't sila nagpunta doon. Mga Marites lang yung iba. No? "So the Pharisees said to one another, 'You see that you're gaining nothing.'" You're gaining nothing. Wala kayong napapakinabangan. They're talking amongst themselves. Lahat na ginawa natin. We've tried to kill him. We've tried to trap him in his own words. Ginawa natin lahat, but we don't have any progress. At sinabi, "You see, you're gaining nothing. Look, the world has gone after him." And this is an exaggeration. An exaggerate ng mga Pharisees. So kapag may na-encounter yung the whole world or world sa scriptures, you must qualify it. Kasi hindi naman pati mga Chinese ay sumusunod kay Kristo noong panahon na yun. Hindi naman pati yung mga kung anumang lahi ay sumusunod. Kundi, ibig sabihin, multitudes of crowds. A lot of people are following him. Sinusundan siya. And the reason for the exaggeration, niloob ng Panginoon ito. Sabi ni Tasker sa kanyang commentary, "The Pharisees were of course exaggerating, but the words, 'the world has gone after him,' like the words of Caiaphas, nung siya'y crucify na, were unconsciously prophetic. The Lord, in His sovereignty, made them utter those words because those words are prophetic kung anong mangyayari sa hinaharap. That from every tribe, tongue, and nation, ngayon, are now reached because of the triumph of Christ on the cross. The triumphal entry on Jerusalem inaugurated His victory over sin and death, and now we are experiencing the whole world has gone after Him." Not literally, bawat tao,
sa mundong ito, pero saan man sulok ng mundo, may tagasunod si Kristo. From every tribe, tongue, and nation. So his death as a criminal, well, his entry as a king, and his death on the criminal made us, the real criminals, be justified. Tayong mga tunay na kriminal ay napawalang sala dahil sa kanyang kamatayan. So this morning, our challenge is, Christ has already triumphed over sin and death, not by the waving of those palm branches. No, not because of that. But because of his palm, his nail-pierced palms that was stretched on the cross. Isama mo pa yung paa. Because of his death, burial, and resurrection, his triumph was concluded. Naganap na. And because of that, we must keep on ushering him to the world. Kung sila mali ang pagkakaintindi nila na sinasabi, be king, now save us because of the wrong reasons. Tayong mga mananampalataya na niligtas ni Kristo, nakaranas ng benepisyo ng pagkabutas ng mga kamay ni Kristo at ng kanyang mga paa, kamatayan sa krus ng Kalbaryo, we must have a different view of ushering Christ. We must usher Christ into the world. We must tell the world how great our Savior King is based on what He has done, not on what we want Him to do. Dalhin natin siya at ipakilala sa mundong ito bilang ambassadors na nakabase sa kanyang ginawa, hindi sa nais nating gawin niya para sa atin. Ang dami ngayon, professing Christians, mga pastor, magsishare ako ng gospel. Magba-evangelize ako. Pero hindi naman gospel ang sinishare. Kundi pagyaman. Pag tinanggap mo si Kristo, mafufulfill ang mga dreams and aspirations mo. Pag tinanggap mo si Kristo, you will live a prosperous life. That's not the gospel. You're telling them lies. We must tell them the counsel of God. Kung anong ginawa ni Kristo, hindi yung gusto nating ipagawa kay Kristo. Dahil hindi yun magliligtas. Ano bang ginawa ni Kristo? Ginawa niya ng isang makasalanang tulad mo at tulad ko. Walang kapag-apag-asa, kalaban ng Diyos. Ginawa niya itong banal. Walang sala sa anong paraan? Sa pamamagitan niyang kamatayan niya. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nabayubay, napahirapan, pinatay dahil sa kasalanan natin, nalibing. At pagkatapos ng tatlong araw, siya'y nabuhay na mag-uli. May our hosanna be a desire to save us from the real enemy, not from anything else. May our hosanna, whenever we say hosanna, 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 save us now, may it be against the greatest enemy of man. It's not poverty. It's not low self-esteem. Hindi yun ang problema natin. It is sin. Our greatest enemy is sin. As I conclude, may we experience our daily triumph in Christ in our pursuit of holiness. For his nail-pierced palm, his nail-pierced hands achieved it for us. Naganap na ni Kristo ang kabanalan. Anong kailangan natin gawin? Mamuhay tayo sa kabanalan dahil binigay niya ito sa atin. His holiness was imputed to us. His righteousness was imputed to us because of his death, burial, and resurrection on the cross. And that's the reason we are triumphing every day. We are victorious every day. For us believers, share the triumph of Christ in the lost world. Share the gospel. Share the good news. Be excited about it. Be passionate about it. Kung paano dati passionate ka, no, nandun ka pa sa maling pananampalataya, kung paano ka manggigil, mag-share ng akala mong ebanghelyo, ganun din sana tayo ka-passionate sa pag-share ng gospel, the unadulterated gospel of Christ. Secondly, as believers, let's make it to a point to rejoice. Rejoice.
As Paul always saying, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Why? Rejoice that you're in peace with God. Rejoice in the peace you have in God through Christ. May kapayapaan ka na sa Diyos dahil kay Kristo Jesus. And lastly, as a Christian, don't only share the triumph of Christ, not only rejoice in the peace you have in God, but live it. Live triumphantly. Mamuhay kang isang mananagumpay. Hindi ka talunan. And you are not a victim. Grabe ngayon ang victimhood, victim mentality sa mundong ito, lalo sa Western culture. Biktima ka ng racism. Biktima ka ng inequality. Victim ka lagi. Tinatanggal yung responsibilidad sa tao. No, we're not victims. We did it to ourselves. Tayo yung nagkasala. Pinaghirapan mo yan at sisweldo ka. For all have sinned and fallen short of the glory of God. And the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi ka biktima. Trinabaho mo yan at sisweldo ka. Ngunit salamat na lang. Tayong mga pinabanal ng Diyos, mga mananampalataya, we must live triumphant as victors in Christ because Christ has won against sin and death. Hindi tayo biktima. Tayo ay mananagumpay. Para sa hindi mananampalataya, if you're a believer, I want you to know that you are in a losing battle against God. Wala kang panalo sa Diyos. Surrender to Him. And raise your palm branch of surrender. Kung may tataas kang palaspas ngayong linggong ito, dapat yung palaspas ng pagsuko. Surrendering your life to Christ. Believe in the finished work of Christ. And if you say, you are my King, kung sinasalubong natin siya every Palm Sunday ng palaspas, then it's only right for you, for us, to obey our King. Obey your King. Surrender to Him. Not tomorrow, but now. Let's pray. Our Father, we thank you, Panginoon, dahil pinadala mo ang iyong anak, si Kristo Jesus. Ang iyong bugtong na anak na nagligtas sa amin at sa buong sanlibutan. Pinakita mo sa iyong salita na kung hindi siya nagpakumbaba mula sa kanyang trono sa kalangitan bilang Diyos, siya'y nagkatawang tao upang maligtas kami. Kami mga kaawa-awang mga kriminal, nagre-rebelde laban sa iyo, Panginoong Diyos. Ngunit niloob mo na sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, kami ay manampalataya sa kanyang natapos na gawa at kami mga maligtas, Panginoon. And now, Lord, we pray that we must remember that victory over sin and death na nangyari, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, that we may rejoice in the peace that we have in you through Christ, that we may rejoice and triumph over sin, na meron kaming kapanalunan laban sa kasalanan. Hindi man lubusan naming mapagtagumpayan ang kasalanan sa mundong ito, ngunit sa kaduluduluhan, Panginoon, may pangako ka ng kasalanan ay lubusang mawawala, malulubog sa kailaliman, Panginoon, at hindi na muling makababangon. Habang kami ay ma-enjoy namin, Panginoon, ang presensya mo bilang isang banal at patuloy na pinababaral na inyong mga anak. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya namin tinatamasa. Patuloy nga kaming managumpay sa araw-araw laban sa kasalanan. Makita namin ito na natapos na ang gera, Panginoon, na panalo na ito ng iyong anak na si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. At ang kailangan namin, Panginoon, yakapin yung tagumpay na yon laban sa kasalanan. Salamat sa inyong katagumpayan na binigay sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.